Sa Japan ay may isang maliit na isla, Dandinarayo, na mga libu-libong turista. Hindi dahil sa maganda nitong tanawin, kung hindi dahil sa maraming rabbit o kunyo na nanirahan dito. Ang isla ay tirahan ng mahigit 1,000 na mga kunyo. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat dyan guys. Worldwide, nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Once again, welcome here at GBR TV. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo namang kalimutan na i-subscribe ang GBR TV at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video na kapulutan mo din ng aral. May isla ba na ang nakatira ay puro rabbit? Yes, mga ka-GBR, totoo yun. Yung isla na yun ay nasa Japan. Pero bago natin talakayin, ipapakita ko muna sa inyo, ako din ay isa pong isang rabbit farmers. Nag-umpisa lang po ako, nag-alaga nito last September 2022 nung nasa probinsya ako. Sandali lang naman mag-alaga basta may kasamang pagmamahal. Nag-umpisa ako sa dalawa lang, babae at saka lalaki. Nanganak ito ng 7 nung una, hanggang nanganak na naman muli ng 7. So naging 14 na sila lahat, yung mga baby rabbit. Pero bago ako bumalik dito sa Maynila, ito ang aking pinagkaabalahan. Ngayon, nandito na ako sa Maynila na nanganak naman muli. Nanganak siya ng siyam. So, 24 na lahat sila. So, sa 8 buwan, yung dating dalawa lang na mga rabbit ko, ngayon, naging 25 na sila lahat kasama na ang nanay. So, posible na nga na mapuno ang bahay ni GBR ng rabbit sa loob lang ng 2 taon. So, dahil ang susunod nating kwento ay tungkol sa isla sa Japan na ang naninirahan ay puro rabbit o kunyo. So ang tabayanan, ipapakita ko po sa inyo ang video na ito. So bago tayo mag-umpisa guys, shout out sa lahat ng mga nanonood dyan at saka sa manonood pa. Maganda din itong kabuhay, pangkabuhayan itong rabbit. So ito yung umpisa guys, nung sa probinsya ko, pinagandaan ko na talaga ang bahay nila dahil nga alam kong dadami na sila. So kung nakita nyo, wala pala yung laman sa loob na mga baby rabbit dahil nandoon pa sila sa kabila. So kailangan gawin ko na to dahil pag mature na sila, kailangan silang ilipat na dito. So itong dito na ako sa Maynila guys, ito na naman yun anak nila. Bali siyam sila lahat. Nagtaka kayo kung bakit hindi na puti lahat yung mga baby rabbit. Dahil nga, di ba ang kwento ko sa inyo noon, namatay kasi yung tatay. Dahil nga kinagat ng aso dahil nakawalan doon sa kanyang tirahan. So, humiram ako ng kuniho o rabbit sa ating kapatid na si Kampilan TV. Yung kulay naman ng kanyang rabbit is itim. Kaya, nung nanganak, ito ang naging resulta. Mayroong itim, mayroong brown, mayroong brown at saka puti, halo at saka may itim at saka puti. So di bali, kahit anong kulay, ang imposible na dumarami itong aking rabbit. So yan guys, kung inyong nakikita, kung ikaw din ay mahilig na mag-alaga ng rabbit, so gusto maging rabbit farmers, ito na po yung aking mga alaga. So malalaki na. So ang ginawa ko, by compartment ang kanilang bahay dahil pag matured na sila, kailangan mo silang isiparit dahil mag-away-away sila. So kung maganda malaki ang iyong area, dapat ilagay mo tig dalawa lang, isang babae, isang lalaki.
para mabilis sila dumami. Dahil pag isama mo yon, maraming lalaki at saka babae, mag-away-away sila. So ganoon guys, yung aking ginawang bahay noon ay punong-puno na ng mga rabbit sa loob lamang ng walong buwan. So hindi nga imposible na magkaroon ng isla sa Japan na ang naninirahan ay puro mga rabbit. So nandito na ang ating kwento. Dito lang yan sa JBR TV. Sa Japan ay may maliit na isla na dinarayo ng mga libo-libong turista. Hindi dahil sa maganda nitong tanawin, kung hindi dahil sa napakaraming rabbit o kuniho na nanirahan dito. Ang isla ay tirahan ng mahigit 1,000 na mga kuniho. Ngunit alam mo ba na ang islang ito ay mayroon palang madilim na nakaraan noong World War II? Isang sekreto ng gobyerno ng Japan na sinasabing dahilan kung bakit napakadaming kuniho sa isla. Tara, pag-usapan natin ang isa na namang kamangha-mangha lugar na Okunoshima o Rabbit Island. Usagihima o Rabbit Island. Ang Okunoshima ay isang maliit na isla sa Japan. Ang isla ay may beach at magagandang tanawin. Ngunit mas naging popular ang islang ito dahil sa cute na mga kuniho na nanirahan dito. Kilala ang mga Okunoshima bilang Usagihima o Rabbit Island. Tahanan ng mahigit 1,000 na mga kuniho na malayang namumuhay kung saan man nila gusto sa buong isla. Ang breed ng mga kunihong dito ay European Rabbits o Ana Usagi. Mas sumikat ang isla noong 2014. Noong nag-viral ang video na isang babae na dinumog ng mga kuniho. Simula noon ay marami ng video nagsilabasan sa internet dahil dito ay libo-libong turista ang naengganyong bumisita sa isla. Ang isla ay may status ng National Park Resort kaya welcome ang kahit sino dito. Ang mga kuniho ay maaari mo namang pakainin pero bawal hawakan o habulin ang mga ito dahil madali lang silang ma-stress. Bukod sa pagiging cute, mas mataas din ang pahalaga ng mga hapon sa mga kuniho dahil simbolo ito ng swerte. Makikita mo ang mga kuniho sa kanilang mga kimono, sa ceramics at iba pang gamit. Pero ang tanong, bakit nga ba napakaraming kuniho sa Okunoshima? Saan ba sila galing? Saan galing ang mga kuniho? Hanggang ngayon ay isa pa ring misteryo kung saan ang galing at kung paano nakapunta ang mga kuniho sa Okunoshima. Ngunit mayroon ng teriya na kumala tungkol dito. Una, may madilim kasing karanasan isang isla ng Okunoshima noong kasagsagan ng World War II. Ang islang ito gumagawa ang mga Japanese Imperial Army ng libo-libong mga tonelada ng mga poison gas. Ang laso na ginagamit ng mga hapon laban sa mga sundalong Chinese at mga sibilyan kung saan tinatayang nasa 80,000 katao ang namatay. Pasikrito itong ginawa ng mga sundalong Hapon kung saan binura pa nila sa lahat ng Japanese map ang isla ng Okunoshima upang hindi malaman ng kanilang mga kalaban o kahit na mismo ng kanilang mga kababayan ang kanilang ginagawa. Walang maayos na protective gear ang mga nagtatrabaho doon sa isla. Hindi kumpleto ang kanilang mga gloves, boots at hindi airtight ang mask. Hilan upang magkasakit ang manggagawa. Nagkaroon sila ng mga sakit dahil sa exposure. Isinapubliko lang ang sekreto ng poison gas factories noong 1984. Alang-alang sa mga buhay na nawala dahil sa giyera. Noong ginagalawa daw nila ito ang mga poison gas
Nagdala sila ng mga kinuhiro sa isla at ginagamit para itest kung epektibo ba ang poison gas. Marami ang nagsasabi na maaring may manggagawa na pinakawalan ang mga kuniho. Ang mga kuniho makikita ngayon sa isla. Descendants ng mga original na kunihong pinakawalan. Ngunit marami eksperto ang hindi sang-ayon dito. Dahil ayon sa kanila, katapos di umano ng World War II, noong dumating na ang mga Amerikano sa isla, nagpasya silang euthanize o mercy kill ang lahat ng mga original na kuniho. Imposible daw na ito ang dahilan kung bakit may mga kuniho sa isla. Pangalawa, may mga nagsasabi na may mga mag-asawang British daw na nagdala ng mga kuniho sa isla. At mga nagsasabi naman noong taong 1971 at may pumupunta na ilang guro at elementary student sa isla at pinakawalan ang mga walong kuniho dahil wala silang mapakain ito. At dahil wala ang natural na predator kagaya ng aso at pusa at sagana rin naman sa mga tanim. Dahil wala ngang nakatira at mabilis daw dumami ang mga kuniho. Problema ang kinaharap ng isla. Pagdagsa ng mga turista sa isla ay nagdudulot naman ito ng maraming problema. Sa mga problema ay may kinalaman sa kalusugan ng mga kuniho. Ang madalas kasing pinapakain sa kanila ng mga turista, cabbage na hindi naman maganda sa kanilang kalusugan. Hindi dito madaling matunaw sa kanilang tiyan. Low fiber pa. Dahil lang ito ay nagresulta ng 2 years lifespan ng mga kuniho. Bukod dito, sa wala naman masyadong damo o halaman sa isla, ay umaasa lamang ang mga kuniho sa mga binibigay na pagkain ng mga tao. Kapag tag-init ay marami pa silang makakain. Maraming turista ang dumadayo. At sa pagdating naman ng tag-ulan, wala masyadong pumupunta sa isla. Walang nagpakain sa mga kuniho. Ang isa pang problema ay marami sa mga kuniho ang may injury at sakit dahil nakipaghalubilo ito sa mga tao. Marami din daw ang nanamatay dahil nasagasaan. Mga taong nagdadala ng sasakyan sa isla. Gayunpaman, may mga inilunsad namang mga kampen o workshop na matugunan ang problemang ito sa isla. Kayo mga ka-GBR, natuwa ba kayo na mga sa kwento tungkol sa rabbit na nakatira sa isang isla sa Japan? Sa punonood. At kung bago ka pa lang, huwag mo namang kalimutan i-subscribe ang GBR TV at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Maraming salamat and I hope to see you again in my next video.